You know, so welcome back to my channel guys, Kalime Online po. Yung mga bago lang dyan sa ating channel, huwag po ninyong kalilimutang mag-subscribe at pakiclick niyo po yung notification bell para palagi kayong updated kapag meron po tayong bagong content kagaya nito guys. Ayan o, so andito ulit ako sa paborito kong pwesto. Dito ako madalas mag-record guys, you know. Ang ganda kasi ng view, tahimik, wala akong maririnig kundi mga huni ng ibon guys, no. At relaxing 'di ba pag nandito ka sa ganitong klaseng mga lugar, no? Nature, tahimik. Ayan, nakawala ng stress. So, ang ating po magiging content ngayon guys ay ito pong 10 piso. Ayan, no. Year 2008 ito eh. So, hindi basta-basta 10 piso to guys, by metallic. Kasi lalong-lalo na yung mga baguhan, ano. Ayan. Karami kasi sa mga baguhan guys, yung mga hindi pa masyadong familiar sa pagkukulik ng mga coins, ito pong ating mga 10 piso. Meron po kasi yung mga variation yan, ano. Katulad dito, year 2008. Sa kasalukuyan guys, titignan natin sa n.numista.com kung may update na ba, no. At alam ko meron na yan update kasi last month may mga pagbabagong update sa Numista. Sigurado ko kasama itong year 2008 na ito. At ito pong 2008 ito, sabi ko kanina, hindi to ordinary. Ayan. So, para malaman nyo na hindi to ordinary, tapusin po na yung video sapagkat meron po tayo information para sa inyo po ang information na ito para makilala nyo ng lubusan itong ating barya na 10 piso. Okay guys, so dire-diretso na tayo sa ating content. Naglagay lang ako ng ilang piraso mga 10 piso dyan para meron tayong nakikita. Ayan, so year 2008 guys, sabi ko kanina, hindi ito ordinary. At siyempre magtataka yung mga baguhan dyan. Bakit hindi ordinary? Isa lang naman ang year 2008. Hindi po, no? So dapat malaman nyo na yan. Kung nandito na rin lang kayo sa channel ko, lubos-lubusin nyo na po guys para meron po kayong matutunan. At baka magkaroon din po kayo ng interest sa pagkukulik, no? At pagkukulik guys, maging coin collector po kayo, no? So ayan, ito pong year 2008 na to guys, error din siya eh. Ayan siya, so close up natin. Ang mga napansin kong error dito eh, meron po siyang linya diyan na kasunod sa ring ng barya, no? Ayan, no? Kita nyo naman yung linya paikot, no guys, pansinin nyo. Yeah, tapos si Andres Bonifacio guys, ito po yung tinatawag ko na nakakatawa man pakinggan eh, parang labas yung ipin niya rito eh. Check nyo po yung tingnan nyo yung bibig ni Andres Bonifacio. O ito, zoom natin para mas makita ninyo. Tingnan nyo guys, at ako meron po kayong 10 piso diyan na ganito ang variation guys, no? Kahit hindi year 2008, tingnan nyo yung mga 10 piso nyo diyan. Ito pong bibig ni Andres Bonifacio dito eh, kung mapapansin nyo nga, sabi ko labas yung kanyang ipin, no? Lumabas, ayan, no? Parang diba? So hindi po dapat ganyan. So nagiging special kasi itong mga coins natin pag nagkakaroon ng mga gantong klaseng error, no? So unique errors po ito, di po ba? So ano bang matatawag natin dyan? Di naman pwede natin din sabihin na ano siya, extra metal chip eh, no? Kasi tugma-tugma dyan sa kanyang bibig. Yung isa kasing common na 10 piso eh, nakasarado ang bibig ni Andres Bonifacio, no? Pero dito sa coin na to, yun na nga, sa nakikita nyo, labas ang kanyang ipin. So ayan po, isa sa special sa coin na ito guys, no? Nakakatawan mo man pakinggan, pero siyempre pagkukulik ng coins eh, dapat alam mo kung anong mga special sa mga coins na inyo pong nahahawakan, di po ba? Tika, parang umuulan yata. Okay, tuloy natin. So ito sa reverse naman guys, ayan, meron siyang linya. Ayan, so nakakita nyo na yung linya na halos para siyang mabibiyak na yan, no? Dahil sa linya na yan, pero hindi po yan damage. Inspeksyon ko na yan, kinilatis ko na yan, at siya po ay mechanical error po, no? Ayan siya, no? At meron ding linya paikot kasunod ng rim,
At ito po yung variation niya para tuloy-tuloy na tayo, no? Reverse 3, guys, ano? Reverse 3B itong ating 10 piso. Pansinin po ninyo yung mga stars at yung kagwil, di ba? Ganun po ang itsura ng reverse 3. Tapos yung stars niya pointed stars. So, ibig sabihin noon, pointed stars na siya B. No, kasi kapag sinabing reverse 3A, plumeria shape yun, eh, no? Ayan. So, ayan, no? Pakita ko lang ulit sa inyo yung error dito sa overs na talaga mapapansin mo yung EPNA nakalabas. So, special lang coin natin na ito, guys. No? Ngayon, punta tayo dito sa n.nevista.com para makita natin yung update. Guys, ayan, 10 piso. So, dire-diretso na tayo dun sa years sapagkat alam nyo na yan, eh, no? Yung mga datihan na dito sa nanonood sa atin. Pero pagbago ka lang dito sa ating channel, guys, n.nevista.com, hindi mo pa masyadong kabisado ang katalog, panoorin mo lang yung video ko at mapapamilyar ka. Guys, ito, year 2008. Ito siya nga pala, bago lang ako magpatuloy, gusto ko lang pasalamatan yung ating mga members. So, shout out sa inyo mga members, ha. Hindi ko na isa-isa yun dahil lang medyo mahaba yan. At doon po sa mga gustong mag-join, guys, so mag-join lang po kayo sa membership. I-click nyo lang yung join katabi ng subscribe button at sundan nyo lang instructions doon, no? At para maging member na kayo. So, balik tayo dito, 2008, no? Tatlong variation na nandito. Sabi mo kanina, nag-update na, eh. Hindi po ba? 2008, 6%. Nasa una, reverse 1B. O, reverse 1B agad, guys. Yung ating hawak ay reverse T. So, hindi siya yan, no? Sun circulated, mayroon ng value, 52. Maganda ang value, guys. At yung sumunod, 2008, reverse 2. A din. A naman, ano? So, balikan lang natin yung reverse 1B. Pag sinabing B, reverse 1B, pointed stars po yun. Ito naman, na reverse 1, reverse 2A, 0.8%. So, mababa din ang ano nito, ah. Rare din ito, guys, itong reverse 2A na ito. 0.8% lang. Kaya i-check nyo agad ang inyong ano, baka hawak nyo na ito, reverse 2A. Ang itsura po niyan, medyo malalaki na ang ipin niyan, guys. Pero yung stars niyan ay A, plumeria shape yung stars niya. Plumeria shape siya. So dapat alam niyo na rin po 'yan, ha. Ngayon naman sa pangatlo, yung pangatlong variation 2008, reverse 3A, guys. Mababa din, 0.15% ang frequency. Pero yung ating hawak na reverse 3 ay B po. Sa mga tuwid, guys, ang ating pong hawak ay wala pa pong record dito sa Nevista. So, mas rare po yun compare dito sa reverse 3A na ito. Diba? Bakit yun nasabi na mas rare? Kasi nga, wala pa, eh. Wala pang nagpapasok ng update dito, eh. Diba? So, ito, pakita ko lang ulit sa inyo, guys, yung reverse niya. Ayan yung stars, oh. Check nyo yung stars. Diba? Pointed stars na po yan, eh. Hindi po yan A, eh. Kasi nga, pag A, plumeria shape po iyon. Hindi rin naman siya C. Kasi pag C, medium sharp pointed stars na yon, di ba? Lalong-lalo naman hindi D. Kapag D, talagang extra sharp pointed stars na yan. So, pasok po ang kategory ito sa reverse 3B. Yan. So, wala pang record. Guys, di ba? Ito, pakita lang ulit natin yung ating year 2008. Kung mapag-usapan natin ang value nito, guys, sabay ipagantong mga rare coin, guys. Kung maganda-ganda lang ang kondisyon nito, hindi na kasi ito ganun kaganda. Pero guys, maganda na po ang value nito. Kung ilisting ko ito sa eBay, pwede ko ng presyohan to kahit mga 5,000, pwede. No? Ganun po kasi yun, eh. Pag eBay, international yan, pwede po tayo mag-listing ng medyo mataas ang presyo dun. Alright, guys. So, nandito naman kami ngayon sa Pamingwitan. Ayan, si Commander. Oh, nakahuli agad, oh. Kita nyo, nakahuli agad, oh. Kaya medyo maliit lang siya, pero okay na. Kalalagay pa lang niya, oh. Sana makahuli tayo ng marami ngayon. So, ano po yung ating content ngayon, guys, no? Year 2008, no? 10 piso bimetallic coins. Ayan, so sana nakadagdag ulit ng impormasyon sa inyo, sa mga bago lang dito sa ating channel, huwag po ninyong kakalimutang mag-subscribe at i-on ang bell para palagi kayong updated.
pag meron po tayong bagong content. So ayan po, until next time guys, mamimingwit muna tayo. God bless you all po, out na. Pahabol.